Isa na pong ganap na bagyo ang low pressure area sa silangan ng bansa na ilang araw nang binabantayan. Pinangalanan itong bagyong Jenner. Pero bago pa itutuluyang maging bagyo, masama na ang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa Mindanao. Nakatutok si Joseph Moro. Kulay putik ang ilog sa mahinog kamigin kasunod ng pagbaha roon. Nagkalat ang mga dahon at mga sanga ng puno dahil sa malakas na hangin. Pinahari ng ilang bahay na ikinasira ng mga gamit. Hirap ang mga residente sa paglilinis ng namuong putik. Sa tala ng lokal na pamahalaan, dalawang bahay ang nawasak habang tatlo ang bahagi ang nasira. Hindi bababa sa 340 pamilya ang apektado ng pagbaha. Pansamantala silang nanunuluyan sa mga evacuation center. Hindi naman binaha ang Sultan sa Barongis, Maguindanao, pero naging maputik ang mga daan doon dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Pahirapan ang paglalakbay dahil sa makapal na putik. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao naman, pinasok ng baha ang mga bahay. Tuloy-tuloy kasi ang pag-ulan doon kagabi. Mabuti na lang mga tumila na ito kaya bahagya ng bumaba ang baha na abot baywang kagabi. Sa Magpet, North Cotabato naman, nasira ang isang dike dahil sa flash flood noong Huwebes. Kaya naman bukod sa naging maputik ang ilog, natabunan din ng putik ang mga sakahan. Malapit na sanang anihin ang mga palay. Hindi bababa sa 20 magsasaka ang apektado. Kasabay naman ng pag-ulan, sinalanta ng buhawi ang 3 barangay sa Agna, Bohol. 71 bahay ang napinsala, nasira rin ang mga pananim. Apektado ang mga barangay ng Kanupaw, Kantagay at Bungamar. Wala namang naiulat na nasaktan. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.